magandang hapon sa inyo. O maaaring kung anong oras man ninyo pinapanood to, magandang araw sa inyo. Ito po ay isang video recorded lesson ng ating pagtalakay o pagpapatuloy ng pagtalakay sa Module 2, Variety ng Wika, at pagsisimula ng ating pagtalakay para sa Module 3. So, recorded video lesson po ito kasi may kasabay pong meeting ang mga teachers at para hindi po maputol yung ating pagtatalakay o maging produktibo ang ating araw, eh dalangin ko nawa ay panoorin po ninyo itong video lesson na ito ng buo at sagutin po ninyo yung mga hinihinging bahagi ng module pagkatapos po ng video na ito. So, i-share ko lang po ang aking screen. So nawa habang pinapanood nyo po itong video lesson na ito, pinapaalala ko po na ang deadline ng ating module ay ngayong araw. So kung anong araw man ninyo pinapanood itong lesson na ito, yun din po yung araw ng deadline ng ating mga ating modules. So nawa ay, sandali lang po ha. Ayan. So nawa ay gamitin po ninyo itong pagkakataon na ito para magawa po ninyo yung kung hindi pa kayo nakapagpasa ng module 2, samantalahin po ang pagkakataon para magpasa ng module 2 ngayong araw. Kung naipasa na ninyo, mabuti at maraming salamat po sa pagpapasa ng maaga. Ngayon din, magbibigay ako ng gawain na sasagutin para sa araw na ito o para sa bahagi na ito ng pagkapatuloy ng ating pagtalakay, nawa ay gawin niyo po siya ng maaga. Okay. So, noong nakaraang pagkikita, pinag-usapan natin ang variety ng wika. At binigyan natin ng pakahulugan yung ilan sa mga... Bigyan natin isa-isahin yan. Anong nangyari sa PowerPoint ko? Nagkagulo. So, binigyan natin ng pakahulugan yung dalawang termino na ginagamit madalas sa wika. Ito yung homogeneous at yung heterogeneous. So, mabilis na pagbalik tanaw. Pag sinabi natin homogeneous, ito yung pananaw na ang wika ay iisa lamang. Bagaman magkakaiba ang wika, sinasabi ng ilang mga lingwista na ang wika ay homogeneous o merong iisang kaayusan. So, binigay ko halimbawa nakaraan, halimbawa yung English, meron silang meron silang noun, tayo meron tayong pangalan. So sinasabi ng karamihan na ang English at Filipino pareho lang naman. Kung anong meron sa English, meron din katumbas sa Filipino. So yun yung sinasabi ng homogeneous. So, sabi naman ng mga naniniwala sa heterogeneous ang wika na kahit meron tayong pagkakapareho o kahit sabihin nating may pagkakatulad ang struktura ng mga wika, iba-iba pa rin tayo ng wika kasi ang magkakaiba at natatangi ang bawat wika o unique dahil ang wika ay hinuhubog ng lipunan o nagbabago depende sa lipunan. Halimbawa, ang inalimbawa ko dito ng nakaraan na yung panghalip na siya, ang katumbas nito sa English ay he at she. So sa atin, siya lang, mapababae, mapalalaki. Sa mga kanluran ng bansa na gumagamit ng English, he at she. So may kinalaman yun sa, pinaliwanag ko na ito na karang pagkikita, may kinalaman to sa paniniwala ng lipunan natin. So pag bilang pagpapatuloy, so, ito yung ilan sa mga variety ng wika na napag-usapan natin noong nakaraan. Una ay yung dialect. So, sinabi natin na ang dialect ay yung pagbabago o pagkakaiba-iba ng wika depende sa lugar. At pinanilinaw natin na ang Cebuano at Ilocano at iba pang mga wika ay hindi dialect, kundi wika. Kundi nagsasariling wika katulad ng Tagalog. So ano po ibig sabihin ng dialect? May ilang pagbabalik tanaw. So halimbawa natin Tagalog. Ang Tagalog bilang isang wika, nagbabago siya sa bawat lugar na gumagamit nito. So, Maynila, iba ang mga salita, iba ang tono kumpara sa mga Batanggenyo, sa mga Ilocano, sa mga Bicolano, Kapampangan at sa Bulacan. At alam niyo ba na kahit dito sa Maynila, meron pa rin tayong dialect sa loob ng Maynila. Halimbawa, ang mga Tagalog, ang mga Marikenyo, iba tayo mag-Tagalog kumpara sa iba pang bahagi ng Marikina. So, pag taga Marikina ka, Taal Marikenyo ka, sabihin yung talagang mga lolo't lola ninyo eh, dito lumaki, paobserbahan nyo na ang mga Taal Marikenyo eh parang galit.
magsalita. O madalas may mura yung kasama ng kanilang salita. So yun ay bahagi ng dialect. Bahagi po siya ng dialect. Socialect, so sinabi natin nakaraan, kahit mayroon tayong dialect na umiira sa isang lugar, mayroon pa rin tayong pagkakaiba-iba depende sa antas ng ating lipunan o tinatawag nating socialect. So dito, makakalata natin o natutukoy natin yung pinagmulan ng isang tao depende sa kung paano niya gamitin yung wika. So, bawa, meron tayong mga sinasabi na pag ganito magsalta ang isang tao, social siya. Pag ganito magsalta ang isang tao, karaniwan lang siya. Kapag ganito magsalta ang isang tao, ganitong kinalakihan niya lugar. O kapag panay Ingles ang isang tao, eh, ganito ang kanya kinalakihan lugar. So, yun po yung tinatawag nating sociolect. So, hindi ko na paliliwanag na masyado kasi mayroon tayong video para doon. So, nanday idiolect. So, sinabi natin na ang idiolect ay individual na paggamit ng wika. So, kahit sabihin natin meron tayong dialect na nasa isang lugar at sociolect na kinabibilangan natin, bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng paggamit ng wika na unique o naiiba o natatangi. At sinasabi natin na ang sinabi natin ng nakaraan na may ilang mga personalidad tayong tinukoy na merong katangi-tanging paraan ng paggamit o idiolect gaya ni Mike Enriquez, ni Ted Filon, ni Casabel Gas, at iba pa. Na kahit hindi mo sila makita, alam mo na sila yung nagsasalita. So ang tawag po na ay idiolect. Pass forward ko na. Pidgin. So pag sinabi naman natin pidgin, ito yung tinatawag na nobody's language. Ito yung pagtatagpo ng dalawang magkaibang wika. Ito yung dalawang taal mula sa magkaibang wika at pinipilit nilang magkaroon ng usapan kahit wala silang pagkakatulad sa wika. O tinatawag nating makeshift conversation. Konversasyong makeshift. At bilang pagtatangka nito, diba, nagbigay ako ng example noong nakaraan niya na mayroon akong katrabahong Chinese na nagpapaturo sa akin gumamit ng printer. So dahil dito, ginagamit din natin yung ilang mga di-verbal na paraan ng komunikasyon upang magkaintindihan tayo. At sinusubukan nating humugot ng ilang mga salita mula dun sa wika ng kabila na kausap natin. At kapag tumagal yung pidgin, ito ay nagiging Creole. So pag sinabi natin Creole, ito yung pagyakap ng katutubong wika sa dayong wika. So nagsasama yung katutubo at yung dayong wika. Pag nagsama sila, nagkakaroon ng bagong wika. Halimbawa natin dito ay yung Chabacano. So halimbawa kayo sa pamagitan ng kantang Porke. Alam naman natin na ang Pilipinas ay nasakop ng mga Espanyol sa napakahabang panahon, tatlong siglo, 3 centuries. At sa tagal na yon, ang mga Chabacano ang isa sa mga huling bahagi ng Pilipinas na nakalaya sa pananakop. Kaya gayon na lamang yung pananatili ng wikang Espanyol sa kanilang wika. So dahil nagsama yung kanilang katutubong wika at yung wikang Espanyol, nabuo yung Chabacano. At kung mapansinin natin yung Chabacano, ito yung sa lyrics ng Porke, eh mayroong mga ilang salita na Espanyol, pero kung isasalin natin siya sa wikang Espanyol talaga, eh iba yung salita. So sa Chabacano, mayroon siyang bahid ng Espanyol, pero magkaiba sila ng paggamit ng mga taal na Espanyol. Ano ko yun? Spanish, tunog Spanish siya o may ilang mga salitang Spanish pero hindi talaga siya Spanish. So yun po yung porke. Naghalo yung dalawang wika upang makabuo ng bago. So yun. Yun po. At pag-usapan din natin yung ecolect o yung pagkakaiba-iba ng paggamit natin ng wika sa bawat tahanan natin. Ethnolect, ang mga linguistikong grupo, kahit meron umiiral dominanting wika sa kanilang lugar, pinapanatili nila yung kanilang wika sa kanilang tribo. At yung panghuli ay register. Hindi natin pag-uusapan ngayon to kasi ito ay nasa ibang module pa. So yun po. At nawa, nasagot ninyo yung module na may kinalaman sa ating gawain para dun sa naunang bahagi. Ngayon, tutungo na tayo sa antas ng wika. So sinabi natin nung module 1 na ang Filipino ay salig sa lahat ng umiiral na wika sa bansa, Pilipinas. At sinabi din natin na pag naghalo yung Ingles, Tagalog, Filipino yon. Naghalo ang Jejemon, Bekimon, Tagalog, English, Filipino yon. Kung maghalo ang Cebuano, Tagalog, English, eh
Pilipino pa din yon. At iniwan kong tanong sa module 1, sir, ibig sabihin ba nun pag nagpasa kami ng output sa inyo, eh okay lang magpasa kami ng Jejemon? Kasi Pilipino naman siya eh. O okay lang ba sir na mag-Cebuano kami sa mga ipapasa naming sagot sa module kasi Cebuano yung wika ko? So yun yung sasagutin natin ngayon dito sa pagtalakay natin na to. Kasi kahit sabihin natin Filipino, lahat na nabanggit natin kanina, may mga pagkakataon pa rin na kailangan nating isaalang-alang kung paano natin gagamitin yung wika. So, yun yung pag-uusapan natin dito sa antas ng wika. So meron tayong dalawang malaking antas o dalawang malaking pagkakahati. Yun ay yung una, yung informal, at yung nasa taas ay formal. At sa bahagi ng informal, meron tayong tatlong bahagi. Yun ay yung una ay balbal. So yung balbal, tinatawag natin siyang slang sa Ingles. Nagmula ito sa pangkat ng lumilika ng sariling codes. Iba't iba ang kaya rin ito. Pinaikli, and awit. Yung awit kasi mula sa saltang awitin. Sikyo, security guard. Urig, original. Abno, abnormal. Pangit na example kong yun. Biniligtad, erpat. Yung erpat galing sa salitang Latin na pater. So, kung trivia lang, yung erpat, binaligtad siya kasi pater po siya sa tamang pagkakasulat. Dehins, hindi. Arat, tara, binaligtad. Dinaglat, ibig sabihin ng dinaglat, acronym. Gaya ng OTW, on the way, SKL, share ko lang, DDS, ano ba yung DDS? Tabaw Death Squad. Hindi ko alam kung ano bang ibig sabihin ng DDS ngayon. Hiniram. Hiniram sabihin, mga terminolohiyang English na ginagamit sa pangkaraniwan, gaya ng chicks. Yung chicks kasi ay chicken talaga. Sisiw. Pero nagkaroon siya ng ibang terminolohiya. Nilikha. Ibig sabihin, mula sa kawalan, nabuo tong salita. Wala siyang pinag-ugatan. Gaya ng charot. Wala yung pinanggalingang kung saan pa mang wika. Yan ay inimbento talaga. Charot, etchos, chorba. So yan, mga salita yon na bigla na lang sumulpot dahil sa paglikha ng wika o mga salita. Ang tawag po doon ay balbal. So yung balbal, tinuturing itong pinakamababang antas na, hindi ko masabing uri, pinakamababang uri, kundi pinakamababang antas ng paggamit ng wika. So sir, paano natin nasasabi kung ano yung pinakamababa at yung pinakamataas? Yung pinakamababa na antas, ito yung pinakakaraniwang ginagamit. Ito yung ginagamit ng lahat o ginagamit ng mas nakararaming tao. Yun yung una natin siya sa alang-alang. Yung pag-aantas ng wika ay depende sa dami ng gumagamit o gaano siya kadalas gamitin. At pangalawa, depende sa lugar ng pinagagamitan. So dahil ang balbal ay ginagamit ng panglahat, mas maraming lugar yung gumagamit nito. Mas malawak o mas gamitin ito sa lahat ng lugar na pinupuntahan ng isang tao. Ako niyo po, yun yung ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na yung balbal ang pinakamababa, eh pinakamababang uri na rin siya. Kumbaga pag nagsalita ka ng balbal, eh isa kang mababang uri. Hindi po ganun yun. Ako niyo po, hindi po ganun yun. Ibig sabihin lang po nito, nung pag-aantas na yon, nililinaw ko lang kasi may mga ilang nag-iisip ng ganito, na pag nagbabalbal ka, mababang uring tao ka. Hindi po totoo yon. Kundi, ang paggamit ng balbal, ibig sabihin, ito ay nasa mababang antas kasi mas marami yung gumagamit sa kanya. O mas malawak ang paggamit sa kanya. Mas maraming lugar ang pwede mong gamitan ito. Kaya ng kalye, sa bahay, o usapan ng magkakaibigan. So, lahat pwede nating pasukan ng balbal. At aminin nyo man at hindi, ginagamit nyo siya sa pinakamadalas o pinakamahabang oras na meron kayo sa isang buong araw. Okay? Sunod ay yung kolokyal. Kolokyal, yung ibang version ng antas ng wika ay nakasama na to sa balbal. Pero yung kolokyal ay isang palasak na salitang komunikasyon na madalas napapaikli ang mga salita't kinakalta sa mga pantig gaya nung nasan, paano, san, sayo, kailan, meron, at iba pa. So ito ay pagpapaikli. So sir, parang katulad siya nung nakaraanina. Pero ang pinagkaiba dito, ito tunog formal. Tunog formal siya. Halimbawa, nasaan, paano, pinaikli siya. Bakit? Kasi sinasaalang-alang sa kolokyal yung dulas ng pagsasalita.
Kasi sa natural na pagsasalita nating mga Pilipino, hindi talaga natin sinasabi yung nasaan, kundi nasan. Kaya di mo tinatanong kung paano, ang tanong mo ay paano. Saan, hindi mo sinasabing saan, kundi san. San mo nilagay? Diba? San nang galing yan? Hindi, saan nang galing yan? May tunog formal siya, pero kinakaltas natin yung tunog, yung isang ponema o isang tunog, upang maging madulas. Bawa, sa halip na sa iyo, sinasabi mo sa iyo. Kaysa kailan, sinasabi mong kailan. Kaysa sabihin mong mayroon, sinasabi mong meron. So ito ay halimbawa ng kolokya. At marami pa tayong ibang mga halimbawa pa dyan. Sunod ay yung lalawiganin. Wait lang. Okay, hindi pala ako nakarecord. Okay, nakarecord ako. Excuse. Lalawiganin. So ito naman yung pangatlong antas. So balbal, kolokyal, lalawiganin. Pag sinabi nating lalawiganin, ito yung tiyak na wika o pagkakaiba-iba ng wika depende sa lalawigan. So, nakita na ninyo, yung balbal, pwedeng buong Pilipinas yung gumagamit niyan. Nako niyo, buong Pilipinas yung gumagamit niyan. Yung kolokyal, pwedeng buong Pilipinas yung gumagamit niyan. Pero yung lalawiganin, nagkakaiba-iba tayo ng wika depende sa pook o lalawigan natin. Halimbawa, yung mga Tagalog, magkakaiba yung babalik tayo sa dialect, minsan nagkakaroon tayo ng iba-ibang version ng mga salita. O halimbawa, huwag natin gamitin yung dialect kasi masyadong magiging magulo. Halimbawa, Tagalog, Cebuano, Ilocano, magkakaiba tayo ng ginagamit na wika, di ba? Ilocano kayo, ginagamit yung Ilocano. Sa Tagalog, ginagamit yung Tagalog. Sa mga Cebuano o sa Visayas, huwag niyong gamitin yung term na Bisaya kasi masyadong generic yun, masyadong malawak yun. Sa Visayas, marami. May Ilonggo, may Waray, may Cebuano. So yung Waray at Cebuano, magkaibang wika sila. So nakuha niyo po, mas lumiliit na yung, habang umakyat tayo, mas lumiliit na yung lawak ng gumagamit ng wika. So sa lalawiganin, ginagamit ng isang tao kung ano yung umiiral na wika sa kanyang lugar. So sir, paano tong balbal? Diba nagkakaiba-iba tayo ng wika, Cebuano, Ilocano, Kapampangan, diba pa? Paano po mapasok yung balbal? Diba babalik tayo sa mass media? Dahil may mass media tayo, itong balbal na yan, tumatawid yan sa lahat ng isla ng Pilipinas. Nakakarating yan sa kahit saang lugar. At ginagamit siya halos palagian ng paghahalo, na may paghahalo doon sa umiiral na lalawigan ng wika. Kaya yung balbal, masasabi natin pang buong bansa ang gumagamit o pang malawakan yung paggamit. Kaya hindi yung balbal, o yung kolokyal. May mga kanya-kanyang example lang siguro sa bawat wika ng pagsasakolokyal ng mga terminolohiya. Pero yung paggamit ng kolokyal, pang malawakan din to. Yung lalawigan din naman, nakakulong lang siya doon sa lalawigan na gumagamit ng wika. Magkakaiba kasi tayo ng wika sa Pilipinas. So ngayon, nakita man tayo doon sa antas ng formal. Pag sinabi natin formal, dito papasok yung paggamit ng wika sa paaralan, paggamit ng wika sa transaksyong pampamahalaan, pagsusulat ng mga mahalagang dokumento at iba pa. Nakuha niyo po sa formal. Unang antas sa formal, so sa pagkasunod ng lalawiganin, ay yung pampanitikan at pangretorika. So wikang ginagamit ng mga manunulat sa mga panitikan. Karaniwan, matatayog, masining tulad ng idioma at tayutay. So ibaba natin yung pagpapaliwanag dun sa karanasan ninyo bilang mag-aaral. Nung kayo ay nagsusulat sa junior high school ng mga tula at mga kwento, di ba pag nagsusulat kayo, hindi naman kayo nagsusulat kagaya ng kung paano kayo nagsasalita sa pang-araw-araw na buhay ninyo. Hindi ko alam kung tama ako, pero ako, sa karanasan ko, nung ako ay nag-aaral, at kahit ngayon, pag nagsusulat ako, nagsusulat po ako ng tula, pag nagsusulat ako ng tula o ng kwento,
hindi ko ginagamit kung paano ako magsalita sa araw-araw, kundi nag-iisip ako ng mas magandang paraan ng pananalita na katanggap-tanggap sa tula. Nakuha niyo po, kasi tula yung sinusulat ko eh. Kamagkaiba yung paggamit natin. Yun yung sinasabi nating pampanitikan. Sa pampanitikan, gumagamit tayo ng tayutay idioma o kahit simple, kahit walang tayutay idioma, pinipili natin yung salita na alam natin katanggap-tanggap dun sa isusulatin natin. Halimbawa sa kwento, madalas nag-iisip tayo ng mas magagandang salita kumpara sa mga salitang alam natin ang ginagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. So sana naiintindihan niyo yung halimbawa ko. Or kung hindi, pwede naman po kayo mag-post ng tanong para pwede ko pong linawin. At panguli ay yung pambansa. So sa pambansa, kahit sabihin natin siyang pambansa, kung sa usapin ng lawak, maaaring nakakarating siya sa iba't ibang lugar sa bansa, pero yung paggamit niya ay pili. Pili lamang. Hindi siya ginagamit sa lahat ng pagkakataon. Halimbawa, pambansa, ito naman yung wikang karaniwang ginagamit sa aklat, pahayagan, telebisyon, sa pamahalaan, at sa wikang tinuturo sa paaralan. So sa aklat, formal yung paggamit ng wika. Formal yung pagsasalita ng mga manunulat. Sa pahayagan, pero minsan kasi pag tabloid, sa tabloid kasi medyo gumagamit ng balbal. Kasi tabloid yun eh. Pero sa mga, ano ba yung kabaliktaran ng tabloid? Yun, nakalimutan ko yung tawag doon. Sa isa pang version ng pahayagan, may mga pahayagan na formal yung paggamit ng wika. Telebisyon, pag nag-uulat ng balita sa telebisyon o sa radyo, yung mga announcer o mga anchor, pinipili nila yung paggamit ng wika. Pinipili nila. At hanggat maaari, dapat formal o katanggap-tanggap. Hindi sila gumagamit ng mga balbal o mga karaniwang terminolohiya na maaring makabawas ng paniniwala sa kanila. Napan nyo po. So, sa pamahalaan, o kapag nagsasagot kayo ng form, pag nagsasagot kayo ng form sa mga ahensya ng pamahalaan, bawa mag-request kayo ng dokumento sa City Hall o sa kung saan pa man, pinipili nyo yung salita na angkop para dun sa form. Hindi kayo magsasagot ng, o hindi kayo magsusulat na parang Jejimon sa form. Diba? Kasi formal yun. O pambansa kasi bahagi siya ng tuntunin ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Naku, yun po, ginagamit siya bilang isa sa buong bansa. Standard sa buong bansa. Wikang tinuturo sa paaralan. Dito tayo papasok sa sagot sa tanong ko kanina. Sa paaralan, ako halimbawa, hindi ako gumagamit ng mga terminolohiya na nasa antas ng balbal kapag nagtuturo ako. Maliban lang kung kinakailangan ng klasiko o kinakailangan ng bilang halimbawa sa itinuturo kong paksa. Kung mapapansin ninyo, sinisikap kong diretsong Pilipino. Hindi ako naghahalo ng Ingles. Bakit? Kasi formal. Nasa formal po tayo na antas ng pakikipag-usap. Naka niyo po. So, ibig sabihin, itong ginagamit ko, Pilipino to na nasa antas ng formal. Kung magtataglish ako o maghahalo ko ng Jejimon, Pilipino yun, pero nasa antas siya ng balbal. Naka niyo po. Depende yun sa kung saan mo siya gagamitin. Kapag ganun ka magsalita at ikaw ay teacher, halimbawa, teacher ako, tapos nagsasabi, yung Chorbanes, yung etching niya, diba, wait pala siya sagot. Pag ganun ako magsalita, matatawa kayo. Bakit? Kasi alam ninyong wala sa lugar yung paggamit ko nung wika. Kasi inaasahan nyo, pag teacher ang magsasalita, formal yung wika. O kahit pag kayo, nag-recite kayo sa akin at ganun kayo magsalita, pagtatawanan kayo. Kasi nga, wala sa lugar yung paggamit ng wika. Bagaman Pilipino siya, pero wala sa lugar. Wala sa lugar yung paggamit. So, mahalaga yung pagkonsiderasyon sa paggamit ng wika, depende sa antas. At yung antas na yon sinasabi niya kung saan mo lang siya pwedeng gamitin. So, kahit yung pambansa, pang malawakan, pang buong bansa, nasa mga piling lugar mo lang siya, madalas inilalapat. Diba pag tayo, nagsusulat tayo ng halimbawa sa mga gawain ninyo sa Pilipino, ang bata ay mabait. Pero sa katotohanan, hindi tayo ganun magsalita.
di tayo ganun magsalita. Ako ay bumili ng suka. Yun yung halimbawa nyo sa klase. Pero sa totoong buhay, hindi kayo ganun magsalita. Meron bang pag bumibili? Ako po ay bibili ng suka. Ito po ba ay magkano? Hindi tayo ganun magsalita. Kundi, pag nagsasalita tayo, pabili po ako ng suka. Magkano po ba to? Yun yung karaniwan nating paglalahan. Bagaman pwede nating sabihin formal din yung isa. Pero yung nauna kong nabanggit ay nasa balalas, nasa antas ng pambansa o nasa antas din ng pampanitikan. Kasi hindi siya ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. So sana nalinaw ko na yung pagkakaiba-iba ng bawat antas. Huwag natin sagutin yan. Para sa gawain ito, para sa bahaging ito, babalik po tayo sa module 2, pero ang sa, ipapasa niyo na ito bilang bahagi ng module 3. So sana naintindihan niyo sinabi ko. Sasagutin niyo po yung isang bahagi ng module 2, pero ipapasa niyo po siya sa akin kasabay ng module 3. Wait na, parang module 3 yata. Hindi, module 2 na. So sasagutin niyo po yung pagyamanin. Ayan. Sagutin po yung pagyamanin mula sa inyong itinalang salita sa bahagi ng tuklasin. So balikan niyo po yung tuklasin. Pumili ng 5 at lagyan ng check kung anong variety. So babalik tayo. Dialect, sosyolek, idiolek, register, mga nabanggit natin kanina, ecolek, ethnolek. So lalagyan niyo siya dyan. Sunod, anong antas? Formal, balbal, kolokyal, lalawiganin, pampanitikan o pambansa. So ilalagay niyo siya dito. At paliwanag, bakit siya nasabing kung halimbawa ito ay idiolek, bakit? Kung ito ay sosyolek, bakit? Paliwanag niyo. Kung ito ay nasa antas ng balbal, paano mo nasabi? Pakipaliwanag. Nakanya po, yun lang yung ilalagay po natin dito. Ang sasagutin lang po natin ay A. Pagyamanin, A. So, pakitandaan po, pagyamanin A lamang po. So, bilang pagpapatuloy, pag-uusapan natin ay yung module 3. Ito maikli lamang po ito. Medyo mahaba nga lang yung babasahin. Kaya ko lang ng konti. So sana malinaw na po yung ating pagtalaki sa antas ng wika. Ayan. So babasahin ko lang po ito. Pilipino, wikang daluyan ng katutubong kamalayan, sangkap sa pagtamo ng tunay na kaunlaran. Tunay ngang napag-iiwanan na ang Pilipinas sa mga karatig nitong bansa sa Asia tulad ng Japan, Korea, Malaysia at Thailand sa aspekto ng paggamit at pagtangkilik ng sariling wika. Excuse me po. Ang mga bansang nabanggit ay may sariling wika na ginagamit ng mga simpleng mamamayan, mga profesional, mga ngalakal at maging sa pamahalaan. Hindi rin maitatanggi ang pag-arangkada ng mga bansang ito sa larang ng edukasyon, agham at teknolohiya na ang tanging susi ay ang paggamit ng sariling wika at pagtuklas ng maraming katutubong kaalaman na nakasalig dito. Wala ba talagang kakanyahan ang wikang Filipino na magamit rin sa pagtuklas at pagpapayabong ng kaalaman at intelektualisasyon? So yun yung magandang binuksan pagbubukas ng teksto na ito, no? So sinabi dito na ang Pilipinas na pag-iiwanan na tayo sa mga karatig bansa natin gaya ng Japan, Korea, Malaysia at Thailand sa aspekto ng paggamit ng wikang pambansa. At sa katotohanan, itong mga bansang ito, hindi sila masyadong mahusay mag-Ingles. Hindi sila katulad nating mga Pilipino na halos lahat kahit papaano, hindi man mahusay, pero nakakaintindi at nakakapagsalita kahit medyo garil o medyo bulol sa Ingles, kaya natin, di ba? Pero hindi tayo kasing unlad nila. Hindi tayo kasing unlad ng Japan, Korea, Malaysia at Thailand. Mas maunlad sila sa atin. Kahit ginagamit nila yung kanilang sariling wika. Bakit? Kasi ginagamit nila yung kanilang sariling wika sa pang-araw-araw, sa profesional, sa negosyo at maging sa mga
usaping pampamahalaan. Ginagamit nila ito sa kanilang edukasyon, sa kanilang agham at teknolohiya na wika kung saan mang disiplina nila nais gamitin yung kanilang sariling wika. Ang pinagkaiba, sa Pilipinas, lagi nating ibinubukod yung Filipino sa mga Filipino subjects lang. Gaya ng AP, values, at siyempre Filipino. Pero maliban doon, halos lahat ng subject tinuturo na natin sa wikang Ingles. Ang ating mga mambabatas ay gumagawa ng batas sa wikang Ingles. Ang ating mga siyentipiko ay nag-aaral o nagsasagawa ng mga pag-aaral sa wikang Ingles. Ang ating pamahalaan ay nakikipag-usap sa mga Pilipino sa wikang Ingles. Diba? Hindi tulad ng mga bansang nabanggit natin kanina. So, ang tanong dito, wala ba talagang kakayahan ng ating wikang Pilipino na magamit sa pagtuklas at pagpapayabong ng kaalaman at intelektualisasyon o pagiging matalino ng wika? So, sa sanaysay na Pilipino para sa mga intelektual ni Rolando Estinio, tinalakay niya ang dalawa sa maraming mga hadlang na kinakaharap ng wikang Pilipino tungo sa intelektualisasyon nito. Una, ipinalalagay ng mga Pilipino na walang kakayahan ang kanilang wika bilang wikang intelektual. At ikalawa, nangangamba ang mga Pilipino na maiwan sa kaunlarang pag-iisip kung tumiwalag tayo sa wikang Ingles. So dugtong muna natin yung pangalawang, yung sumunod pa na talata. Batid natin na sa wikang Ingles, napapalaman ang maraming dalumat at kaalaman lalo na sa agham at teknolohiya at matematika. Hindi maiwasan dito ang mahasa ang mga intelektual sa ating bansa, subalit hindi naman sinasabing ang mga dalubhasa lamang sa agham at matematika ang mga intelektual. Subalit tingin ng marami ay dito nakasalalay ang pangunlad ng tao at ng bansa. So saka natin talakayin sa susunod na pahina. Pag sinabi dito sa pangalawang talata na wala sa sanaysay ni Rolando Tinio na meron daw dalawang kinakaharap na hadlang yung ating wikang Filipino upang maging intelektualisado. Una ay yung ipinapalagay ng mga Pilipino na ang ating sariling wika ay walang kakayahan bilang maging wika ng intelektual. At pangalawa, nangangamba tayo na kapag hindi tayo nag-Ingles, hindi na tayo uunlad. So meron tayong ganung dalawang klase ng kaisipan. At sa paliwanag dito sa pangatlong talata ay sinasabi natin na lahat ng kaalaman sa Pilipinas ay nakasulat sa wikang Ingles. Lahat ng dalumat o teorya o mga kaalaman o knowledge, lalo na sa agham at teknolohiya at maging sa matematika, ay lagi nasa Ingles lamang. So, hindi natin sinusubukang isalin o gamitin siya sa wikang Filipino. Kaya natatakot o napupwersa tayo na gumamit ng wikang Ingles kasi doon lang siya nakasulat. Doon lang nakasulat yung mga kaalaman, lalo na sa mga asignaturang to, sa mga disiplina na yan. Kaya ang tingin natin, nakasalalay na lang talaga sa wikang Ingles yung pag-unlad natin. Kapag hindi ka marunong mag-Ingles, tingin natin hindi ka makakahanap ng trabaho. Ang tingin natin kung hindi marunong mag-Ingles ang buong Pilipinas, iyon yung dahilan kung bakit hindi tayo maunlad. Pero konting kasaysayan lamang, dumating yung mga Amerikano ng 1899. So, nagsimula ang kanilang pananakop sa Pilipinas 1899, sumuko si Aguinaldo ng 1900s o 1901. At nagsimula tayo mag-aral ng Ingles simula noong 1900s o 18th century o 1900s. Ang taon na ngayon, 2021. Nasa 100 taon na tayo naging Ingles. Pero hindi pa rin tayo maunlad. Sana naisip niyo, no? 100 taon na tayo naging Ingles, mahigit. Pero hindi pa rin tayo kasing unlad ng Japan. Hindi pa rin tayo kasing unlad ng Korea. Na kung papansinin natin, hindi sila mahusay, mas magaling pa tayo mag-Ingles sa kanila eh. Mas matatas pa tayo mag-Ingles sa kanila. Pero hindi tayo kasing husay nila. Bakit? Maaring ang sagot doon ay nasa wika. Kasi hindi natin sinusubukang magtiwala doon sa ating sariling wika. Hindi natin siya binibigyan ng kakayahan. Kung pag-uusapan natin yung paggamit ng wika sa Japan at sa Korea,
kung papansinin nyo, yung kanilang mga subjects, kung nanonood kayo ng mga Japanese anime, yung mga subjects nila ay nakatinatalakay sa wikang Hapon, Nihongo. Yung kanilang klase sa matematika ay nasa wikang Nihongo. Klase sa siyensya ay nasa wikang Nihongo. Walang Ingles. Kung meron man, pili. Sa mga Koreano, mapapansin nyo sa mga Koreano, kahit napakayaman, tutuwa nga ako dun eh. Yung pag nanonood ako ng mga Korean novela, nanonood din naman ako. Ang napapansin ko lang, mapamayaman, mapamahirap, kahit pulube o kahit nuknuka ng yaman dun sa Squid Game, 'di ba? Kahit nuknuka ng yaman yung iba, nagsasalta sila ng Korean. Hindi sila nag-i-English. Maliban lang kung Amerikano yung kausap nila o kinakailangan para sa pakikipag-usap. Doon ako natutuwa kasi sa mga dramang Pilipino, meron tayong distinction. Yun yung papasok yung social link. Na pag mayaman sa soap opera, nag-i-English. Kailangan nag-i-English to. Kailangan hindi siya masyadong nagpi-Pilipino, dapat nag-i-English to. Pag mahirap o simpleng tao lang, hindi yan nag-i-English. Hindi nakakaintindi ng English. Meron tayong ganong notion. Meron tayong ganong pananaw na pagkakaiba. Samantalang sa mga Koreano, mapamayaman, mapamahirap, bilyonaryo ka man o pulube ka man, lahat sila gumagamit ng wikang Koreano, wika ng Koreano, siguro nagkakaiba lang ng antas. So, ibig sabihin, ganun kalaki yung discrimination natin sa atin mismo mga Pilipino sa wika. Wala tayong masyadong tiwala sa wika natin. Tingnan natin yung resulta ng inilabas ng Program for International Students Assessment or PISA 2018, nakalahok ang Pilipinas, ang mga ang Pilipino mag-aaral kung tutuwin, edad 15, sa layuning masukat ang kanilang kasanayan. Panghuli ang Pilipinas sa pagbabasa at pag-unawa, samantalang sa 78, pang-78 sa matematika at tagham. Ganito rin ang nakalulungkot na ipinakitang results ng Trends in International Mathematics and Science Study or TIMSS, na ang pagsusulit na ito ay kinuha ng mga Pilipinong mag-aaral sa wikang Ingles. Kung titingnan ang mga nangungunang bansa tulad ng China, Singapore, Korea at Japan, ay kinuha ang pagsusulit gamit ang kanilang sariling wika. Ito, lilinawin ko to kasi ang dami kong nakikitang post sa Facebook tungkol dito sa PISA na hindi nila naiintindihan kung ano ba talaga yung PISA o yung Program for International Student Assessment. So sa PISA 2018, pinag-uusapan din to ng mga senador na bumaba daw yung, bumaba, hindi lang basta bumaba, sumadsad pa sa pinakadulo yung ranking ng Pilipinas sa PISA. Yung PISA ay para sa reading comprehension. At kaya sinusulong nila na bumalik tayo sa English-only policy. Diba? Yun yung sinusulong ng mga senador na sinangayon na naman ng DepEd. Ang hindi nila naintindihan ay binigay yung pagsusulit ng PISA sa wikang English. Samantalang, yung mga bansang nakakuha ng pinakamataas na puntos, ang number one yata ay Singapore or Hong Kong, yung mga bansang yon hindi nila kinuha yung pagsusulit sa wikang English. Kinuha nila yon sa kung ano yung wika ng kanilang lugar. Halimbawa, yung mga Hapon, kinuha nila yon. Yung babasahin nila ay nasa wikang Hapon. Yung babasahin ng China ay nasa wikang Chinese. Ang babasahin ng mga Koreano ay nasa wikang Korean. At yung nag-number one na Singapore, eh kung anong wika nila sa Singapore, alam ko Chinese dialect yung kanila eh. Nasa Chinese, part ng Chinese yung kanilang wika. So, ibig sabihin, meron tayong problema sa pananaw. Meron tayong problema sa pagpili ng wika. Kasi, hindi na nga tayo, mahusay na nga tayo mag-English, pero mababa tayo kasi pinipilit natin na gamitin yung English kahit hindi iyon yung pangunahin nating wika sa bansa. Nakuha niyo po. Patuloy pa rin nating isinusulong yung paggamit ng wikang English kahit yun yung dahilan kung bakit mababa tayo. Nakuha niyo po. Kasi ang pananaw ng mga senador na kailangan daw mag-English only policy tayo para tumaas yung ranking natin. Na hindi nila naisip na yung mga nag-rank nasa pinakamataas na bahagi ng ranking eh hindi naman gumamit ng English. So bakit pahihirapan natin yung ating sarili? Kung pwede naman natin gamitin yung ating sariling wika
para umakyat sa ranking, di ba? At alam nyo ba na ang pinakamagaling sa math sa buong mundo ay mga Chinese. Kasi pinag-aaralan nila, actually Singapore, Singaporean, kaya may Singaporean math. Kaya sila mahuhusay kasi pinag-aaralan nila yung kanilang mga subjects sa wikang kung anong wika ng kanilang lugar, kung anong wika na ginagamit nila sa kanilang bansa. Baga wala nang, ang nagiging problema kasi natin sa Pilipinas, hindi ko lang kung na-experience ito, hirap ka na mag-English, tapos mahirap pa yung subject. Na kanya, hindi mo na naintindihan yung lesson, bawa sa math. Hindi mo na naintindihan yung lesson sa math, tapos hindi mo pa maintindihan kasi English siya. Ako, nagkakaroon ng dalawang pasanin yung isang mag-aaral sa iisang subject. Pero kung ituturo mo yung matematika sa wikang naiintindihan ng estudyante, wala na siyang problema agad sa wika, yung subject na lang. Subject na lang. Kasi kung dalawa yung iintindihan ng estudyante, hirap na siya sa English, mahihirapan pa siya sa math, lalong hindi niya maiintindihan yung aralin. Doon naman sa minalimbawa natin, sa TIMSS, na kulela tayo, kasi hindi natin ginagamit yung ating sariling wika. Bagaman may mga napapanood tayo na Pilipino, nanalo sa Math Olympiad, nanalo internationally sa Math, pero ano mapapansin nyo sa kanila? Filipino-Chinese sila. So, ibig sabihin, ang mother tongue nila, hindi Filipino. Nagturo po ako sa Chinese school. Ang mother tongue nila hindi Filipino. English or Chinese. Kaya naiintindihan talaga nila 'yon. No, naiintindihan nila. Mahusay sila kasi tinuturo din yung kanilang mga aralin sa math sa Chinese. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon yung wikang Filipino para maging bahagi noon? Ganito rin, ang tinukoy ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO noong 2003 na isa sa pangunahing forma ng eksklusyon sa edukasyon ang suliranin sa wika. Ayon sa pag-aaral, mahigit kalahati ng mag-aaral sa buong mundo ang gumagamit ng wika sa edukasyon na hindi nila kinasanayang gamitin sa kanilang tahanan. Kaya't nagiging sagabal ito sa proseso ng pagkatuto. Sa ayon kay Bernales, 2016. So, Itong nabanggit na to ng UNESCO noong 2003 ang naging dahilan kung bakit meron tayong MTB MLE. Na natatawa ako dun sa iba, di ba? Bawal lamok yung picture tapos yung lamok yung picture pero yung salita nagsisimula sa N. So pinagtatawa na nila, ano yun? Anong sagot doon? Hindi nila naintindihan na papasok doon yung dialect kasi sa ibang Tagalog region yung lamok hindi lamok, namok, letter N. At sambawa, sabi nga ng nanay ko sa probinsya, sa kanila sa Leyte, yung ibon hindi lumilipad, gumagapang, kasi ang tawag sa kanila sa langgam ibon. Sa atin sa Tagalog region, ang ibon lumilipad. Nakanya po. Kaya kung pipilitin nating maging homogeneous o maging iisa lang yung wika natin, magiging problema talaga siya kasi iba yung wikang ginagamit nung mag-aaral sa bahay. At binigyan na yun ng solusyon ng MTB-MLE na sa unang tatlong baitang ng mag-aaral, ginagamit niya yung kung ano yung wika niya sa bahay. Kung ikaw, nabanggit ko na ito na nakaraan, kung ikaw ay Cebuano mo unang pag-aaralan yung matematika. Kung may science na sa grade 2, sa wikang Cebuano mo siya aaralin para magkaroon ng mas malalim na pundasyon kasi walang sagabal sa wika. Yun nga lang, may mga senador na nagbumungkahing tanggalin to kasi hindi nila naiintindihan. Ang nasa isip lang nila, English. Kailangan mag-English tayo. So yun, hindi nila naiintindihan yung rasyonale o dahilan ng pagkakatatag nito. Yun nga, nakasalig sa UNESCO. At kahit yung mga magulang, hindi naiintindihan kasi ang focus natin, laging panlabas. Kailangan matuto tayo mag-English para makapag-abroad tayo. Yun ang pananaw nating mga Pilipino. Wala yung pananaw natin na kailangan matuto tayo mag-Pilipino kasi para dito tayo magtrabaho.
Mapapansin sa dalawang kalagayang nabanggit sa itaas, pinatutunayan na hindi lamang Ingles ang wikang intelektual para sa mga mag-aaral na Pilipino, kundi ang sariling wika. Tunay na mahirap paghiwalayin ang wika at kamalayan ng isang tao. Diba minsan nahihirapan kayong i-express o ilahad yung inyong nararamdaman kapag nasa wikang Ingles. Mahusay man kayo o hindi, iba yung paglalahad ninyo kapag nasa wikang Ingles. Ay, nasa wikang, sorry, iba na nasa wikang Pilipino. Iba rin ang naramdaman ninyo kapag nasa wikang Ingles. Parang pigil na pigil kayo. Iba yung dating ng kanta kapag nasa wikang Ingles. Iba rin yung dating ng kanta kapag nasa wikang Pilipino. Diba? Minsan, mas nasasapul yung damdamin nyo kapag Pilipino yung kanta. Eh, hindi na iba ang pananaw ni Professor Jason Petras ng UP Diliman para sa kanya. Nagkakamali tayo kung Ingles lang ang tanging wika ng agham at teknolohiya. Nasanay lang daw tayo mag-angkat ng mga aklat na nakasulat sa Ingles dahil kumbinyente ito. Ngunit kasabay nito ay naaangkat din natin ang mga kaalam at pananaw ng kanluranin na wala namang kabuluhan sa konteksto ng Pilipinas. Ayon pa sa kanyang artikulong Kabuuang Talakay sa Wika, sa katunayan, parang minawawalang linya, sa katunayan, sa wikang ng Hanuno Mangyan ng Mindoro, matatagpuan ang 1,500 species ng halaman, 450 species ng hayop at 30 uri ng lupa, higit sa kayang ibigay ng taksonomiya ng kanluranin o ng kanluran. Ngunit napag-aralan ba natin ito sa paaralan? Hindi ba nakapangihinayang ang ganitong kaalaman? So sinasabi dito ni Jason Petras ng UP Diliman na bago pa man makagawa ang mga banyaga ng taksonomiya o pagpapangalan, meron na rin tayo sa Pilipinas. Meron na tayong mga aklat na nakasulat sa lokal na wika tungkol sa pagpapangalan ng mga halaman, pagpapangalan ng mga hayop, pagpapangalan ng mga uri ng lupa na nahigit pa doon sa ibinibigay ng mga aklat sa Ingles. At nakalulungkot na hindi natin ito pinag-uusapan sa paaralan. Kasi nga, puro pangkanluraning kaalaman lang yung meron tayo o ginagamit natin. Ay naman kay Jose Abueva, dating Pangulo ng Universidad ng Pilipinas, sa kalagayan ng wikang Pilipino sa pamahalaan, makikitang Ingles pa rin ang gamit at laman ng talumpati ng mga nasa Kongreso, maging sa maraming talakayan, at nakasulat ng dokumento sa 3 sangay ng pamahalaan, legislatura, hedikatura, ekutibo, sa wikang Ingles, di ba nakasulat siya doon. Di may tatanggi sa na pinagkakita nito ang higit na maraming Pilipino na nakaunawa ng Pilipino kaysa Ingles na makisangkot sa usaping political at economical ng sa bansa. Yan, di ba nakakalungkot yun na ang ating mga politiko, mas ginagamit nila yung wikang Ingles. Mas ginagamit nila yung, bagaman siyempre, di na may aalis wikang opisyal. Pero siyempre, isipin mo dapat sino ang iyong tagapakinig. Sino para kanino ka ba naglilingkod? O para kanino ba itong bawo may Senate investigation o gagawa ng batas ang IATF para sa mga quarantine, para sa mga lockdown? Para kanino ba 'yon? 'Di ba para 'yon sa masa o para sa pangkalahatang Pilipino 'yon. Hindi lang 'yon para sa mga marunong mag-Ingles. Kaya dapat nakasulat siya sa wikang mas naiintindihan ng lahat. Yun ay Pilipino. Ako niya po. Ang problema kasi, masyado tayong ma-pride. Masyado tayong pinapaniwalaan natin na dapat English kasi formal. Ako niya, ganun tayo, ganun ang pananaw natin. Hindi na tayo naniniwalang kaya nating maging formal kahit Pilipino yung ating wika. Kahit Pilipino yung ating komunikasyon. Minsan pag gano'y, pag nangyayari tuloy, pag tinanong mo yung karaniwang tao, ano yung MECQ? Di ko alam. Bakit? Kasi inilalahad siya sa wikang hindi naman naiintindihan, bawo, ng tricycle driver o ng isang karaniwang nagtitinda ng gulay sa palengke. Dahil ba hindi sila marunong mag-Ingles, wala na silang karapatang makinig sa pinag-uusapan ng IATF? Susunod na lang ba sila ng nakapikit? Nakuha niyo ba yung ibig sabihin? Na dahil dun sa masyado natin pagtangkilik sa paggamit ng Ingles,
hindi natin binibigyan ng pagkakataon yung iba pang mga sektor ng pamahalaan na hindi naman ng bansa na hindi naman gumagamit ng English pero kailangan nilang maintindihan kung anong nangyayari sa ating bansa. So magiging pamantayan kasi natin lagi yung English. Nagiging pananaw natin panlabas. Kailangan mag-English tayo kasi para maintindihan tayo ng ibang bansa. Kailangan mag-English tayo kasi pinapanood tayo ng buong mundo. Laging ganun yung pananaw natin. Pero hindi ba pumasok sa pananaw natin na dapat mag-Pilipino tayo kasi para maintindihan ng bawat Pilipino. Kung gusto ng tagalabas na maintindihan tayo, di magsalin sila, mag-translate sila. Katulad ng ginagawa natin, 'di ba? Pag nanonood tayo ng pag nanonood ako ng Boruto. Yung Boruto nakawikang English siya, ay nakawikang Hapon siya. Kung gusto kong maintindihan, magbasa ako ng subtitle. Nakanya po, ganun sila naniniwala sa kapangyarihan ng kanilang wika. Kung gusto mo kami maintindihan, magbasa ka ng subtitle, mag-translate ka. Tayo ng mga Korean movies, Korean novela. Kung gusto mong manood ng Korean novela, magtiis ka, magbasa ka ng subtitle. Kung hindi mo maiintindihan. Sa ating mga Pilipino, masyado tayong nag-a-adjust sa pangangailangan ng labas. Kahit hindi natin natutugunan yung pangangailangan ng loob. Sige, tuloy tayo. Kunti na lang to, promise. So, dagdag pa ni Florentino Cornedo sa kanyang sanaysay na ang wikang Pilipino tungo sa intelektualisasyon, higit nating mababanaag na doble karang paggamit ng wikang Pilipino. Higit natin itong ginagamit para sa pagpapahayag ng damdamin, inanas at hangarin na ang vital thought o diwang buhay ang umiiral. Ngunit sa antas ng pagpapahayag ay ng pagtutuwid. Ngunit sa antas ng pagpapahayag ng mapanimbang na pag-iisip o pagmumuni dulot ng mapanuring kamalayan, umiiral ang reflexive thought o diwang malay. Kung gayon, magkakatotoo lamang ang intellectualization ng wika kung itataas natin sa antas ng diwang malay o yung sabi ng diwang malay, vital thought, yung paggamit natin ng wikang Pilipino. Magagawa lamang ito sa pamagitan ng puspusang paggamit ito sa mga larang intellectual tulad ng pagtuturo at sa pagsulat ng mga akda sa pilosopiya, agham at teknolohiya, paggamit ng sa kalakalan, pamahalaan, at lahat ng larang ng buhay. So yun, kailangan talaga gamitin natin kung gusto nating maging katulad tayo ng bansang Hapon, maging katulad tayo ng bansang Korea, maging katulad tayo ng Germany, maging katulad tayo ng Russia, ng China, ng Thailand, ng Malaysia. So, yung Malaysia, mas mahirap pa tayo doon, mas mahirap pa sila sa atin noong 1950s. Mayaman tayo noong 1950s. Pero, dahil nga sa hindi natin paggamit ng ating sariling wika, naungusan nila tayo. Plus factor pa doon yung medyo maraming corrupt sa Pilipinas. So, marami na ang patunay na nagamit ang katutubong kaalaman sa pagtukos sa maraming bagay. Ang Floreset ay naimbento ng isang Pilipino. Flores yata yun, ang Lido. Ang sasakyan na pagpapatakbo ng tubig, nakakalungkot lang to, nabutang ko to nung bata ako, na may Pilipino na kaimbento ng sasakyang na pinapatakbo ng tubig, pero ang problema, hindi siya sinuportahan ng gobyerno. Pinagtatawanan pa nga to eh. Pinagtatawanan to na hindi naman tatakbo yan kasi tubig lang yan. Tsaka, siyempre, ang isa sa mga malalaking kapitalista sa Pilipinas ay yung mga nasa sektor ng langis, hindi siya sinuportahan. Ang ginawa niya, binenta niya yung patent niya sa Europe. Ngayon, para tayong ginigisa sa sariling mantika, yung mga mayayaman, bumibili sila ng water-powered car mula sa Europe. Diba? Nakakatawa lang. Kasi tayo yung una nakaisip doon, pero ang nakinabang, taga-Europa. Ang pagtuklas ng borax na makukuha sa ilalim ng ilog, pasig na maaaring mapagkuhaan ng enerhiya, geothermal energy. Hindi ko lang alam kung nasusulong pa to. Ang langis mula sa janitor fish, ito, gawang Marikina to, mula sa Marikina Science High School, at marami pang iba. Hindi totoong nasa wikang Ingles lamang ang lahat ng kaalaman at hindi totoong hindi kayang matutuhan ng agham at teknolohiya gamit ang sariling wika. Siguro hindi pa lang talaga natin sinusubukan. Sa pangkalahatan, batay sa mga kaisipang
tinalaki sa itaas, masasabi na may kakayahan ang Filipino bilang isang wikang papaunlad na magamit sa pagtuturo at intelektualisasyon. Sa katunayan, patuloy na nagsisikap ang UP Centro ng Wikang Filipino o SWF sa pagbubuo ng pananaliksik at mga libro sa wikang Filipino sa iba't ibang disiplina. Patuloy na rin gumagawa ng mga programa ang Komisyon sa Wikang Filipino sa pagpapayaman ng wikang Filipino. Ang puspusang paggamit ng Filipino sa pagtuturo at sa iba't ibang disiplina ang tanging susi sa pagiging maunlad nito at ng mamamayang gumagamit ito at ng bansa. Walang masama na tayo ay maging mahusay sa Ingles. Totoo naman. Walang masama doon sapagkat ito ang wikang ginagamit upang magkaugnay tayo sa mundo. Ngunit tandaan natin na ang wikang Filipino ang wika ng ating lahi. Ito ang magsisilbing mukha at kaluluwa natin sa mundo. So yun. Bilang panghuling bahagi nito, yun nga, wala namang masama na matuto tayo mag-Ingles. Kasi may marami ring bansa sa mundo ang gumagamit ng Ingles at hindi na natin kayang banggain ang katotohanan na ginagamit ito ng negosyo. Gayunpaman, maganda rin na itayo natin yung ating sariling identidad o sariling katangian bilang isang Pilipino sa pamamagitan ng ating wika. Di ba? Na dumating yung panahon na maging isang pangangailangan na rin ng mga bansa sa daigdig na pag-aralan ng Pilipino. Actually, nagsisimula na to. Maraming paaralan sa Amerika ang nag-aaralan ng wikang Pilipino. Marami na doon sa mga bansang yun. Marami ng universidad sa Europa ang nag-o-offer ng Pilipino. So, kung yung mga bansa sa labas ng Pilipinas ay binibigyan ng pagpahalaga ang ating sariling wika bilang isang disiplina, dapat tayo rin bilang isang Pilipino na taal na gumagamit ng wikang Filipino, dapat tayo unang-unang magmahal at gumamit ng ating sariling wika. Para dumating yung panahon na maging kasing unlad tayo at maging kasing tanyag ng mga wika ng Hapon, Aleman, Chinese, ang wikang Filipino. At maging bahagi ng wikang umiiral sa mundo. So, yun lamang po. So, bilang gawain para sa Module 3, ang sasagutin lamang po ay yung pag-unawa sa binasa. Apat na tanong lang to, 1, 2, 3, at 4. So actually, mga sagot sa mga tanong na to, nabanggit ko naman na sa aking mahabang pagtalakay dito sa babasahin na ito. So para sa Module 3, ang ipapasa niyo po ay ito lang. Itong pag-unawa sa binasa. Gayunpaman, sabi ko nga, isasama niyo na sa pagpapasa ng Module 3, yung sagot niyo sa Module 2, pagyamanin, A. So ibig sabihin, pag nag-post ako, ang ipapasa niyo po ay dalawa. Pagyamanin A, Module 2, at pag-unawa sa binasa, Module 3. So dahil tayo po ay asynchronous, nawa po panoorin nyo na pinanood nyo ng buo itong video na ito. At kung may mga tanong po kayo, maaari nyo po kung i-message sa ating Google Classroom. Mag-post lang po kayo ng tanong doon, mababasa ko po yon at sisikapin ko pong sagutin ko po kayo agad-agad. Kung may katanungan din kayo, maliban sa Google Classroom, pwede po kayo mag-chat sa platform. Yun nga lang, medyo madalam po siyang mabasa. O maglagay ng tanong sa ibaba po ng YouTube video na ito para makita ko din po agad. So maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Natawa marami po kayong natutuhan. At magkita-kita po tayo sa ating susunod na klase sa susunod na linggo. Ingat po kayong lahat.